Hey guys, sa mga taong gustong magtayo ng negosyo, para po sa inyo ang video ito. Sana po panoorin niyo po hanggang sa huli para malaman niyo po ang tamang proseso o pagkuha ng mayor's business permit na katulad po nito. At meron pong business plate. Opo. So, yan po ay makukuha niyo po yan once na makumpleto niyo po ang requirements na hinihingi ng City Hall para sa Mayor's Business Permit. So, una po, dapat po ay meron po kayong barangay clearance na kung saan po itatayo ang plano niyong negosyo. Hingi lang po kayo ng barangay clearance kasi yun po ang isa po sa mga requirements po yun para sa pagkuha rin ng DTI at SS clearance. So yun po, madali naman po yun. Yun nga po, once na meron na po kayong DTI permit at SS clearance, ay pwede na po kayo magsadya sa City Hall para maayos po ang inyong requirements. Kasi meron pong requirements doon eh. May karindagang requirements pa eh para sa Mayor's Business Permit eh. Yung DTI permit nyo, pati SSS clearance, ay punta na po kayo sa Business Permits and Licensing Office para ma-process na po yung papeles, yung papel nyo para ang papel nyo para makakuha na po kayo ng Mayor's Business Permit. At ang mga staff naman ng City Hall ay willing naman silang tumulong. Huwag po kayo mahihiyang magtanong at sasagutin po nila kayo. At meron din pong silang guide doon para matutuhan ninyo or mabilis na mag-process ang papel nyo. Tutukan nyo lang po, siguro mga, kasi 2 to 3 days eh, hindi nyo basta-basta makakuha yung business permit, mayor's business permit nyo. Kaya, tiyagaan lang po, pero once na mapasamay nyo na yung mayor's business permit at yung business plate nyo, sulit na yung pagod na nagawa nyo. So, yun po, no, balik tayo. Kasi, meron pa po kasi mga karagdagang requirements na hihingin or pagagawa ang Mayor's Business Office. Ito yung sa Suning Ordinance Clearance, sa may sanitary permits. Yun po, meron pong tax declaration. At magsasadya ka rin po sa fire department dahil bibigyan ka ng fire department certificate extinguisher mo para sa office mo. Pwede rin naman po kayong bumili sa labas ng fire extinguisher, pero kailangan po yearly ay papacheck nyo sa fire department bureau ang fire extinguisher nyo. Ulit natin yung mga requirements para sa Mayor's Business Permit. Mas maganda po yung nag-double check din po siya. Yan. Check niyo po dyan kung anong meron na po kayo. Mas maganda at ready na po kayo para pagpunta niyo po sa munisipyo
kumpleto na po yung mga requirements niyo. Kailangan kumpleto yung requirements para mabilis po ang proseso ng inyong papeles. Ng inyong papel. Ng mayor's business permit. Hindi nga, tulad ng sinabi ko, medyo nalilito kayo. Huwag po kayo mahiyang magtanong sa mga staff. Kasi po, madali naman po silang sumasagot sa mga katanungan na doon na para rin naman sa negosyo yan. Sa loob po kasi ng munisipyo, tuturo po nila or meron purong ano, yung guide para madali niyo pong ma-process yung mga requirements niyo. Tsaga lang po sa pagkuha ng mayor's business permit niyo kasi once na makuha niyo man po yan, maluag-luag na yung loob niyo. Then after nyan, pwede na kayong tumuloy sa pagkuha naman ng BIR. Kasi po, ang BIR naman po, ang requirements niya ay yung mayor sa business permit naman. So, madali na yon once na meron na kayong mayor's business permit. Pwede na kayong tumuloy sa BIR office para lakarin naman ang BIR clearance niya para sa inyong negosyo. So, hopefully, nakatulong po ang video nito para sa inyo. Maraming salamat po.